Hi guys! Welcome to my YouTube channel. My name is Eds, ang inyong kaamats na lagi may dapa. Ganun, okay? So sa video ito, ang gagawin lang natin is magbibigay tayo ng reaction vlog regarding dun sa isang guest speaker na nag-take ng kanyang mga papel during her speech nung siya ay naging ang guest speaker nga dun sa school niya before. So, kung bago ka lang sa akin YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe para like updated sa aking mga ganap sa buhay. So, let's start the reaction vlog. First of all, we need to watch the video para alam naman natin kung ano yung ating i-react at ano yung masasabi natin as a teacher sa kanya. Okay, so let's start. So, siya ay si Kathleen Joy R. Poblete. So, medyo maingay yung aking background kasi dito ako sa labas ng bahay namin. Okay, so, siya ay nagtapos sa Ramon S. Terona Memorial School. So, let's pakinggan natin yung kanyang mga accomplishment, yung pagpapakala sa kanya ng kanyang teacher dati. Patiwala sa sarili ang naging tulay upang makamtan ang matamis na tagumpay. Ang ating panauhing tagapagsalita ay ipinanganak dito sa San Agustinto, Dasmariñas City. So, sa Cavite ko siya, sa Cavite. 2000. Anak ni na Elmer Poblete at Barangay Secretary ng San Agustinto, Elsa Ravelo. So, ang mother niya is a barangay official. Siya po ay nagtapos ng elementarya sa ating Ramona S. Terona Memorial School. School year 2011-2012 bilang Girl Scout of the Year. Natapos niya ang Junior High School sa Congressional Integrated High School at Senior High School sa Francisco E. Barzaga Integrated High School at nakakuha ng pangatlong pwesto bilang Newspaper Writer sa Division School Press Conference. Kumuha siya ng kursong Bachelor of Art in Political Science sa Cavite State University at naging consistent college scholar at Dean's Lister. Wow, Dean's Lister. Nabigyan siya ng pagkakataon sa tulong ng Cavite State University na makapag-aral sa University of the Philippines, Manila para sa junior college year. Naging horrific scholar, katumbas ang first honors na may average grade na 1.015. Taas ha? Kumuha siya ng advanced graduation exam at naipasa niya ito. Advanced graduation exam? Natapos niya ang kanyang kursong social ha? Tari ng kanyang credential. Taong 2020-2021. Ano to lang? Para sa junior college year. Naging horrific scholar, katumbas ng first honors na may average grade na 1.015. Oo, taas talaga. Ang taas ng mga GWA niya. Kumuha siya ng advanced graduation exam at naipasa niya. GWA pala. Natapos niya ang kanyang kursong Bachelor of Arts in Political Science taong 2020-2021 sa UP, Manila. Na may pinakamataas na Latin honors, summa cum laude. Wow, summa cum laude siya. At best in research. Siya po ngayon ay kasalukuyang kumukuha ng kursong abogasya sa University of the Philippines, Manila, College of Law. Malugod ka pong ipinakikilala sa inyong lahat ang ipinagmamalaki ng ating paaralan. Wow, sa siya. Poblete, Kathleen Joy Poblete. So ito na yung kanyang speech, pakinggan natin. Yun yung introduction lang niya. So sa kanyang outfit, una pa lang sa akin, hindi na siya mukhang hindi na siya mukhang formal kasi polo shirt, tapos nilagay lang niya ng basta yung nilagay dito. Yun lang. Let's start na.
So ito na yung kanyang speech. Okay, so tapos na natin panoorin yung kanyang ginawang speech. Para masabi ko naman, sa package niya kasi, hindi siya mukhang ganun ka-high profile. Siguro may mga tao talaga na ganito rin talaga manamit, just like me. Pero, yung kanyang delivery, yung kanyang speech, parang hindi mo talaga kakikitaan na excellency or ng pagiging isang valedictorian or pagiging top one. Kasi very lang siya, parang average lang. Average lang yung kanyang speech. At the same time is, hindi ganun ka-powerful yung kanyang power of speech. Kaya kung ako yung audience niya, I think antokin ako or hindi ako masyado makikinig sa kanya speech kasi wala siyang buhay. Walang something that will catch you, parang ganyan. So wala siyang element of surprise, element of everything para maging maganda yung kanyang speaking sa kanyang speech. Pero regardless naman sa kanyang pananalita, kung ganun talaga siya, wala tayong magagawa. But the major issue about this is yung nagpeke siya ng kanyang mga dokumento, ng kanyang credentials na ipinrasat niya sa school. So I think mali talaga yun, very wrong yun, kasi hindi mo naman kailangan mandaya regarding dun sa mga papeles na yan para masabing magaling ka. Diba? You don't need to earn so much degree para ipakita yung achievement mo eh. As long as na wala kang ginagawang masama, as long as na mabuti kang tao at wala kang inaapakan tao, it's more than enough para masabi na you are successful in your life. Pero sa Pilipinas kasi, ang batayan natin ng pagiging successful is yung meron kang achievement in terms of your academic, in terms of success of family mo, sa life mo and everything. So marami aspeto para matawag tayo successful. At hindi mo kailangan mapeke ng mga requirements mo, ng mga credential mo para lang may pakita sa taong bayan na you are successful. So I hope na sana magsilbi itong aral sa kanya para hindi na ito gayahin pa at para maiwasan natin yung pamimeke. Kasi pwede siya magkakasa dito eh. Diba? So, I think, yun lang yung masasabi ko. So, maraming salamat. Bye! So, kung nakaabot ka sa akin YouTube channel na sa part na ito, please give a thumbs up. At huwag kalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe para lagi updated sa akin mga ganang subay. So, bye!